ang inyong mga kaserbisyo at ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:01 ng gabi. Hindi pa tapos ang araw. Marami pang balita. Johnson, ikwento mo! Marami pang impormasyon. Marami pang matututunan. Johnson, ikwento mo! Sasamahan ka ngayong gabi ng nagbabalitang daddy, Johnson Manabat, sa isang oras na kwentuhang hitik na hitik sa mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Ito ang mga kwentong may kwenta. Tutok na at sabay-sabay sumigaw ng Johnson, ikwento mo! Magandang evening! Magandang gabi po sa inyong lahat. Jonathan Maestrado po muna ulit, ang inyong punong maestrado ng DWPM Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Pansamantala pong humahalili kay Daddy Johnson Manabat na nasa Davao City pa rin. Patuloy na tinututukan po yung mga development sa nangyayari pong paghahanap ng Philippine National Police sa KOJC leader po na si Pastor Apollo Quiboloy. Ito po ang programang maghahatid ng kwento ng mga balitang nangyayari sa buong bansa. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga kwentong pinag-uusapan. Samahan niyo po kami sa at pakinggan at ikikwento po namin ang mga maiinit na isyu at mga kwentong mula sa mga kilalang personalidad. Ako po ang inyong kaserbisyo, punong maestrado sa ngalan po ni Daddy Johnson Manabat. Tuwing gabi, ito po ang Johnson, ikwento mo! Pero siksik-liglig po umaapaw ang ating mga impormasyon at balitaan, kaya naman... Uy, may balita! Johnson, ikwento mo! Balitaan na! O, eto muna! Ha? Papasukin na agad natin ang isang... Flash report. Si dating Department of Health Secretary Francisco Duque III sinampahan ng kaso ng Sandigang Bayan. Kumustahin natin, alamin natin ang detalye mula kay Robert Mano. Robert! Jonathan, sinampahan na ng isang count ng kasong kriminal sa Sandigang Bayan ang dating kalihim ng Department of Health, si Francisco Duque III, at OIC Executive Director ng Procurement Service ng Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Sa panayam kay Ombudsman Samuel Marterer, sinabi niya na kaso ay may kaugnayan sa aligasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kaugnay ng paglipat ng 41.464 billion pesos na pondo ng DOH sa PSDBM mula Marso hanggang Disyembre ng 2020. Ayon sa Ombudsman, ang paglipat ng pondo ay nagdulot ng di makatarong ang pinsala sa pamahalaan sa pamamagitan ng 4% service fees na siningil ng PSDBM na nagkakahalaga naman ng 1.659 billion pesos kahit na wala sa inventaryo ng PSDBM ang mga kailangang supply at kagamitan. Ang kaso ay nakabatay sa reklamong isinampa ni Senador Risa Ontiveros at dati Senador Richard Gordon at ang 49 na pahinang desisyon ng Ombudsman noong Mayo 8, 2024 na nagdeklara ng pagkakaroon ng probable cause at nagrekomenda naman ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Duque at Lau. Sabi ng panel of investigators na may labis na kapabayaan si Duque sa pag-utos ng sunod-sunod na paglilipat ng pondo at silaw sa pagtanggap naman nito kahit alam na wala sa inventaryo ng PSDBM ang mga item na hinahanap ng DOH. Idinagdag nila na ang Bids and Awards Committee ng DOH ay may kakayahan at sapat na kasanayan para magsagawa ng procurement ng mga supply na kinakailangan upang tumugon sa pandemya ng COVID-19 nang hindi kinakailangan ng PSDBM. Kabilang sa mga items sa procurement ng DOH ay ang detection kits, nucleic acid extraction na machines, mechanical ventilators, personal protective equipment, surgical masks, cadaver bags at iba't ibang test kits na kinakailangan upang tumugon sa pandemya ng COVID-19.
sa serbisyo mo sa Sandigan Bayan, Robert Mano, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Robert Mano. Sa serbisyo. Flash Report. Flash Report. Isa pa pong balita mula sa labas, Malacañang nagtalaga ng bagong pinuno ng National Youth Commission. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Yusores. Christian. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Joseph Francisco Ortega bilang bagong chairperson ng National Youth Commission. Pinilitan ni Ortega ang Duterte youth leader na si Ronald Cartema na namuno sa NYC mula 2018. Si Ortega ay naging regional director ng Department of Tourism Region 1 mula 2019 kung saan pinamunuan niya ang ilang proyektong nagsusulong ng regional tourism at sustainable development. Ayon sa palasyo, ang pagtatalaga kay Ortega ay bahagi ng pangako ng administrasyon na bigyang kapangyarihan ng mga kabataang Pilipino at tiyakin ang kanilang mga boses ay kinakatawan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Samantala, itinalaga rin ni Pangulong Marcos Jr. na director sa House of Representatives na si Carl Joseph Legazpi bilang second commissioner-at-large ng NYC. Kaservisyo mo sa Malacañang. Christian Yusores para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yusores! Narito pa po ang iba pang mga balitang pumutok ngayong araw. Kinumpirma ng Department of Justice na sinampahan na ng mga kasong kriminal si Sheila Go, ang sinasabing kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, at Cassandra Leong, isa sa mga incorporator ng ni-raid na illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na naihain na ang mga kaso sa korte sa Pasay. Una nang inarekomenda ng National Prosecution Service na kasuhan si Go o kilala rin bilang Zhang Mier ng disobedience to summons dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng Senado at paglabag sa Philippine passport. Balita kaugnay ng African Swine Fever, mga kaserbisyo, aabot na sa 150,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever ang ipadadala ng Vietnam sa Pilipinas. Bahagi ang bakunang gawa ng AVAC Vietnam sa 600,000 doses ng bakuna na inorder ng pamahalaan. 2023 nang aprubahan ng Vietnam ang dalawang bakuna sa ASF para sa domestic use na parehong hindi pa inaaprubahan sa international level. Sisimulan naman ng Department of Agriculture bukas at 30 ng Agosto ang rollout ng bakuna sa ASF doon po sa lalawigan ng Batangas. Una nang sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa na aabot sa 2,000 doses ng bakuna ang ipamamahagi bukas sa Lobo, Batangas. Sakaling magtagumpay, sisimulan na rin ang pagbibigay ng bakuna sa Quezon Province at iba pang lugar. Usapang dengue, umakyat na sa 12 ang namatay sa Baguio City dahil po sa dengue. Ayon po sa Baguio City Health Services, nasa huling stage na ng sakit nang magpakonsulta ang karamihan sa mga nasawi. Sa tala po ng City Epidemiology Surveillance Unit, nasa higit 5,000 ang kaso ng dengue sa Baguio ngayong buwan na pinakamataas sa kasaysayan ng lungsod. Ayon po sa Baguio City Anti-Dengue Task Force, kabigo ang magpakonsulta ng maaga at pagpapatupad ng preventive measures sa loob ng bahay ang dahilan ng pagdami ng kaso ng dengue sa Baguio City. At sa ating mga OFWs, umabot na sa higit 300 OFW ang nakauwi sa bansa mula sa Lebanon. Ayon po sa Department of Migrant Workers, pinakahuli ang 16 na umuwi kahapon sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng Pamahalaan. Nakatanggap sila ng tulong pinansyal at pangkabuhayan mula sa ahensya ng pamahalaan. Nasa Alert Level 3 ang Lebanon dahil sa gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaserbisyong nasa lansangan, pauwi sa kanilang mga bahay. Ingat po kayo, lalo na sa mga commuter, dahil po meron pong pag-ulan ha sa ilang bahagi po, like tulad po dito sa Quezon City. Alamin natin ang lagay ng panahon ngayong gabi. Meron bang mga thunderstorm advisory? Nasa linya ng telepono si Kuyang Benny Estareja, weather forecaster po ng Pag-asa. Kuyang Benny, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Sir Jonathan. Sa ngayon po, meron tayong thunderstorm advisory
dito po sa malaking bahagi ng Nueva Ecija and Zambales. At aasahan na rin po anytime ang mga pag-ulan sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Quezon, Laguna, and Batangas. Yung mga pag-ulan po nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras at minsan malalakas po yan kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Yung mga pag-ulan ay dahil pa rin southwest monsoon or habagat, makaka-apekto pa rin ito within 24 hours pero mahina na lamang po ito at tanging dito lamang sa may areas po ng western side, pinakamalalakas yung mga pag-ulan. So asahan natin pa rin ang mga mataas na tsansa ng mahina ang kakatamtamang ulan dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, sa may western Visayas, Negros Occidental, habang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, plus Mindanao is bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan lamang ng mga pulupulong ulan or mga localized thunderstorms. At sa ngayon, wala po tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But then, nandyan pa rin po yung mga cloud clusters dito sa labas ng PAR na posibleng mabuo as a low pressure area. Yan mo na latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Kuya Benny Sones Tareha, weather forecaster po ng Pag-asa. Kaya ingat po ha sa ating mga kaserbisyo na pauwi na. Patuloy nyo po rin kaming napakikinggan sa Radyo 630, sa bayang napapanood po sa Teleradyo Serbisyo at syempre po sa ating at Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Muli po ako po ang inyong kaserbisyo sa pagkukwento ng mga balita ngayong gabi. Sa ngalan po ni Daddy Johnson Manabat, ito po ang inyong punong maestrado, Jonathan Maestrado. At sa atin pong mga kaserbisyo, ito na po ang ating anong opinion mo, kaserbisyo, ikwento mo, question of the night. Kayo ba mga kaserbisyo, naniniwala ba kayo na nasa loob lang ng Kingdom of Jesus Christ compound si Pastor Apollo Quiboloy? Ayan ang dapat ninyong sagutin na. Mga kaserbisyo, naniniwala ba kayo na nasa loob lang ng KOJC compound si Pastor Apollo Quiboloy? Pwede nyo pong ipadala ang inyong kuro-kuro ng inyong opinion sa ating question of the night sa ating Viber number na 0919-278-3000 o kaya po mag-live chat kayo sa aming at Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Babasahin po natin yan maya-maya lamang. Marami po tayong pag-uusapan, pagkikwentuhan ngayong gabi. Tulad na lamang po ng magiging kakahantungan ng ating mga kababayan, mga kaserbisyong mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho po sa mga pogo. Doon sa mga, di ba, nagsabi si Pangulo noong kanyang zona na ititigil na ang operasyon ng mga pogo sa bansa. E papaano yung ating mga kaserbisyo na mawawalan ng trabaho? Dito muna tayo sa mga kapwa nating Pilipino na mawawalan, madi-displace. Ha? Makakausap natin, kukumustahin natin ang Department of Labor and Employment kung ano na ang pinakahuli doon sa bilang ng mga apektadong mga Pilipino na mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga pogo at ano ang maitutulong ng ating pamahalaan sa kanila. Pero eto muna! Ang oras, 8:15 p.m. Sandali lang, babalik po kami. Hindi na tayo aalis. Didiretso na natin dahil nasa linya na po ng telepono si Secretary Bienvenido Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Magandang gabi po, Sec. Benny. Welcome po sa programang Johnson, ikwento mo. Sec? Magandang gabi, Jonathan. Magandang gabi din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Thank you, sir. Welcome po sa programa ni Daddy Johnson. Nasa Davao pa po si Kuyang Johnson. Sec, una muna po, bigyan niyo po kami ng update. Kumusta na po yung pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan, kapwa Pilipino po na madi-displace dahil po sa unti-unti ng pagsasara ng mga pogohan dito sa ating bansa? Jonathan, yung pong unang hakbangin na ginawa ng ating pong DOLE sa pamamagitan po ng ating National Capital Region ay nakipag-ugnayan po doon sa mga kumpanya na maapektuhan po ng direktiba ng Pangulo
may kinalaman po dun sa pagtatapos ng operasyon nito pong mga internet gaming licenses na dati po ay Pogo ang kanilang pangalan. At batay po dyan, nagkakaroon na po ngayon ng profiling ng mga manggagawa, anong mga nasabing kumpanya. At sa saya po natin, batay po sa ulat ng ating regional director, matatapos na po yung kanilang profiling at the latest first week ng susunod na buwan na Jonathan. At dyan makikita po natin yung anong klase ng intervention ang pwedeng may pagkaloob sa ating mga manggagawa na pwede pong maapektuhan ng anong closure. Pwede po itong maging employment facilitation o kaya naman po ay provision ng livelihood program, upskilling or reskilling para maihanda po sila dun sa mga trabaho na pwede pong mai-offer sa gaganapin po yung pong binabalangkas sa job fair ng atin pong Department of Labor and Employment sa tulong po ng pribadong sektor. Opo, magkakaroon po ng parang exclusive job fair para sa mga madi-displace po na mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara po nito mga IGL. Tama ka dyan, Jonathan. Yan po ang isa sa mga klase ng serbisyo o pag-ayuda na ibibigay po ng Department of Labor and Employment. At emphasize ko lang, katulong po natin dyan ang pribadong sektor, yung pong mga mayroon pong nakapos na mga vacancies. Yan po ang ating magiging katuwang sa paghahanap po ng trabaho na angkop dun po sa ating mga manggagawa dito po sa pagsasara ng IGL. Apo, Sec. Benny, umaabot na sa ilang kumpanya na related po sa IGL o Pogo yung naililista po ng DOLE na magsasara? Ang taya po natin na doon batay din po ito sa pinagkaloob na datos o informasyon po ng PAGCOR, mga 45 po, 45 ang na-identify na kumpanya. At karamihan po dito nakabase po sa National Capital Region. Marami-rami din po pala, no, Sec. Benny, pero ilan po ang mga empleyado ng bawat kumpanya na ito? Yung kabuuan siguro may bigay ko sa iyo, Jonathan. Mm-hmm. Pumigit ko mo lang po yan. Bababa po. Pumigit ko mo lang po. Batay po doon din sa binabalidate na numbers ng atin pong DOLE NCR at DOLE Region 4A. Mm-hmm. Mga more or less po mga 40,000. Madami rin, ASEC. Secretary, no? NCR and Calabar Zone lang po ito. Sa iba pong mga rehiyon, meron na po tayong namomonitor na madi-displace na mga nagtrabaho sa mga IGL? Ano lang, bukod po sa NCR at saka 4A, ang meron pong lista na may IGL ang Region 3. Pero doon po, batay sa ulat ng ating regional director, isa lamang po yung nag-ooperate na internet gate. Kung magkaroon ng mga issue, mga pagdinig, may kinalaman po sa operasyon ng Pogo, ang ating pong PAGCOR ay nagkaroon ng pagriripaso ng kanilang regulasyon at nagkaroon sila ng rebranding. Ang kanilang rebranding ay nagresulta sa pagpapalit ng pangalan po ng Pogo, naging internet gaming licenses na po sila. Apo. At yung pong mga dating Pogo na hindi po nag-renew ng kanilang registration, wala na po yun. Kaya nga itong pinag-uusapan natin ay itong mga nakalista ng kanila nga pong lisensya ay sa internet gaming license activities po. Opo. Sec. Benny, yun bang i-offer nating mga alternatibong trabaho sa kanila ay halos related pa rin sa mga internet gaming licensee o iba na itong magiging entrepreneur na ang ating mga kaserbisyong mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga Pogo? Yun po ang dahilan kung bakit nag-profiling ang atin pong DOLE NCR para ma-determine po ano po yung mga dapat na ikangay mga trabaho na pwedeng i-match doon po sa kanilang kasanayan. Kasi marami sa kanila, Jonathan, mga encoder. Opo. At so kung encoder sila, kabahagi ng aming katuwangin dyan, yung atin pong IT, Business Process Outsourcing Companies. Mm-hmm. At meron na rin pong ugnayan ng DOLE dito sa association na ito. At mayroon din pong mga manggagawa sa IGLs na ang trabaho po ay administrative, human resource, may finance po. At meron din po yung mga support and maintenance of utility. So,
meron pong mga maaari po na ang iba makakatagpo ng kasintulad na trabaho. Apo. Meron din naman pong iba na ang kanilang mapupuntahan ay hindi ho siguro exactly yung ginagawa nila ngayon sa IGL. Sa ganyang klaseng sitwasyon na Jonathan, meron din kaming pagtulong na gagawin, ia-align namin yung kanilang kasanayan at magbibigay po ng karagdagang pagsasana, yung upskilling, reskilling po ang ating pong TESDA. So, opo, butit nabanggit niyo po yung TESDA kasi itatanong ko, kakayanin ba ng DOLE lang ito o dapat interagency po yung approach ng pagbibigay ng trabaho sa ating mga mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga POGO? Eh, tama ka dyan, Jonathan. Hindi lamang naman DOLE kasi DOLE parang siyang inatasan ng ating Pangulo na siyang pangunahin na mag-coordinate at kung matatandaan mo noong sona ng ating Pangulo, apo, nabanggit niya na ang DOLE in coordination with economic managers. Ang ibig sabihin niyan, bahagi sa tutulong sa amin ng DOF, DBM, DTI, bahagi din. At dahil ang TESDA naman ay atas agency ng DOLE, kaya bahagi siya ng amin pong ikang ay kakatulungin para maihanda at maihanap ng angkop na trabaho ang atin pong mga manggagawa na maapektuhan ng pagsasara itong mga internet gaming licenses po. Apo, Sec Benny, meron bang timeline? Like for example, kung sa first week of September ma-identify kung ilan yung bilang ng mga mawawalan trabaho dahil sa pagsasara nitong mga IGL, ilan yung linggo ba o buwan yung bibilangin bago po sila magkaroon ng training at talagang magkaroon ng actual na trabaho? Actually, maganda yung tanong mo, Jonathan, kasi hindi naman kami naghihintay na matapos ng lahat yung profile, no? Kasi yung profiling, gusto nating makita yung mga kasanayan nila, ano yung mga trabaho nila, nang sa ganun ma-imatch namin sa available na mga vacancies. Apo. At meron ng mga kumpanya na nakipag-ugnayan sa atin pong DOLE NCR, no? Okay. At sila ay nagtatanong na anong klase ng intervention o assistance ang ipagkakaloob ng Department of Labor and Employment. At dahil lang sa ganyang klaseng pagpapaabot, pagkikipag-ugnayan itong mga kumpanya na ito, mayroon na pong isasagawa o itatayo, i-establish na quick reaction team ang DOLE NCR para matugunan po yung mga kumpanya na nakakabase po dito sa NCR, particular sa Mandaluyong, sa Paranaque at sa Pasay, Makati po. No? So, meron na pong mga ikangay nagpaabot ng kanilang pasabi na nangangailangan sila ng tulong. Kaya hindi tayo naghihintay ng deadline. In fact, i-encourage natin yung mga kumpanya na makipag-ugnayan na nang sa ganun matulungan natin at hindi tayo maghintay ng oras ng peligro saka pa lamang tayo magpapaabot na kailangan nating humingi ng tulong. Kami na mismo ang pumupunta dun sa mga kumpanya na nagpahayag ng kanilang pangangailangan o ikangaya paghingi ng tulong sa Department of Labor and Employment. Pero Sec Benny, yung iba pong mga kababayan nating mawawalan ng trabaho ay habang naghihintay na magkaroon po sila nung swak sa kanilang mga kakayahan, meron ba silang matatanggap na kahit financial assistance muna? Sa bahagi ng DOLE, meron po kaming pwedeng may pagkaloob yung tinatawag natin na temporary employment in the meantime. Habang sila po ay nagsasanay, yun nga, nabanggit ko mo rin kanina yung katanungan mo na kami lang ba yan? Hindi naman kami lang. Tutulong din sa amin nga yung ibang mga departamento nang sa ganon, magkaroon po ng habang manang pantawid, habang po yung pinipinal, anong klase ng intervention ang dapat nilang makuha. Dahil na nakikita namin na kasi Jonathan na meron diyan na siguro gustong maghanap ng ibang klase ng trabaho. Yes, opo. Iba gusto maging entrepreneur at yun tutulungan din po ng DOLE yon sa tulong ng ibang mga departamento. Kaya meron pong ganyang klaseng ikangay intervention. Bukod yan, titignan din po namin kung anong mga programa ng DOLE na pwedeng makatulong doon naman po sa mga nag-aaral na anak nitong atin pong mga manggagawa na nagtatrabaho sa IGL. Kasi meron din po tayong mga programa na ika nga'y pinaghahanda natin ng mga kabataan
para sa kanilang pagiging trabaho sa nalalapit na hinaharap. Opo, for sure, meron pong mga nakikinig po sa atin at nanonood na may mga kababayan o kakilala o kapamilya, kasi mga kamag-anak na nagtatrabaho dati sa POGO at sa IGL. Saan sila pwede at papaano po mas makakalapit sa Department of Labor and Employment? Yon, at sa pinakamalapit po na tanggapan ng Department of Labor and Employment, kasi bukod sa regional office, meron po tayong mga field offices, no? Sa bahagi po ng Mandaluyong, meron po tayong opisina sa May Pasig, at meron din po naman tayo sa Parañaque at Pasay na pwede makatulong sa kanila. Yun po ay naman makikita nila sa ating pong website at yung pong DOLE, Central Office, pwede rin pong magpaabot ng kanilang paghingi ng tulong. Meron po tayong hotline, Jonathan. Sige po. Ang 1349 po ang hotline. Paabot lang po doon yung kanilang paghingi ng tulong at titiyakin po namin na mabibigyan kaagad sila ng pantugon nang sa ganun maihanda po sila sa anumang klase ng pagtulong o programa na pwedeng maipagkaloob po ng Department of Labor and Employment. Opo, ay nako. Magandang balita po ito, Sec. Benny, na ang DOLE po ay nakahanda at meron pong mga private entities yung handang umalalay po dito sa ating mga kababayan na mawawala ng trabaho dahil po sa pagsasara ng mga IGL at POGO. So looking forward po kami, Sec. Benny, doon po sa job fair para sa ating mga kaserbisyo na mawawalan po ng trabaho, madi-displace dahil po sa pagsasara nga po nitong IGL, kasunod na rin nung utos ng ating Pangulong Marcos Jr. noong kanyang SONA noong Hulyo. Maraming salamat po, Secretary Bienvenido Benny Laguesma ng DOLE. Magandang gabi po, sir. Ingat po kayo. Maraming salamat din, Jonathan. Magandang gabi po at mabuhay po ang iyong programa. Mabuhay din po kayo. Makabalik ng maluwalhati si Johnson sa kanyang programa. Maraming salamat po. Thank you, sir. Magandang gabi. Yan po mga kaserbisyo, si Secretary Bienvenido Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Naki-update po tayo doon sa ginagawa ngayon ng kasi madali lang 'di ba na narinig natin, pinalakpakan ng marami yung sabi ng pangulo na ipapasara na lahat ng mga POGO, 'di ba? Pero yung sa likod nun, papaano yung mga kapwa Pilipino natin na mawawalan ng trabaho? Kaya kinumusta natin ang Department of Labor and Employment kung nasaan na ba silang stage ng kanilang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang mawawalan. Marami-rami din, di ba? Mahigit 40,000 na sa NCR pa lang tsaka sa Calabarzon yung na itatala po nila. Meron pang mga mawawalan, madi-displace dyan sa may Region 3, Central Luzon. Pero sa mga sa ngayon, meron pa lang na 45 companies na related po o direktang POGO ang tawag sa kanila o mga IGL o related sa IGL ang na itatala po nila. So good thing ang DOLE po ay nagkakasana ng job fair at hindi na din nila ang pero ang sabi September first week ng September nandiyan po yung tala yung bilang ng mga maaapektuhan pero kahit pa merong ganoon ay kanina pong inilalapit sa mga private companies itong mga mawawala ng trabaho para kahit nag-a-assessment pa, nakakahanap na po ng trabaho. Ay naku, ipagdasal po natin yung ating mga kaserbisyo na mawawala ng trabaho na agad sila pong makahanap dahil mahirap po ang buhay. Ang oras, 8:30 na po. Ay oo nga, ang bilis ng oras, 8:30 na mga kaserbisyo. Diyan lang po kayo ha. Ang ating question of the night, mga kaserbisyo, naniniwala ba kayo na nasa loob pa ng KOJC compound si Pastor Apollo Quiboloy? Ipadala po ninyo ang inyong kuro-kuro, mga opinion po ninyo. Kaugnay po sa ating question of the night sa 0919-278-3000 o kaya po maging live chatter po sa ating at Teleradio Serbisyo YouTube channel. Babasahin po natin yan maya-maya lamang. Diyan lang po kayo! Magbabalik pa ang programa ni Daddy Johnson. Ito po ang Johnson! Uwi ka na. Ikwento mo! Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson!
Ikwento mo. Magbabalik po kami. Daddy, Johnson Manaba. Johnson, ikwento mo. Ikwento mo. 8:33 na po ng gabi. Kayo po'y nag-dinner na? O, sabayan ninyo kami ha. Kami na po ang bahala sa mga balita at kwento. Kayo na po'y bahala sa ulam nyo. Ay naku, makibalita po muna tayo sa labas. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng oranges. Aba, nasabat sa Manila International Container Port. Ano to, smuggle? Alamin natin ang detalye mula kay Trisha Lindo. Trisha, magandang gabi. Jonathan, sa tulong ng Department of Agriculture na harang ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port, ang pagtatangkang pagpupuslit ng 8.4 milyong pisong halaga ng orange matapos madiskubre na wala itong sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant Industry. Nasabat ang nasa 3,200 na karton ng nasabing prutas na galing pa sa Thailand. Planong sirain ang mga nakumpiskang orange ng Sagayon ay hindi na ito umabot pa sa mga pamilihan sapagkat hindi ito ligtas kainin. Samantala, tinututukan na ng Bureau Action Team Against Smuggling ang kaso para panagutin ang mga nasa likod ng ilegal na importasyon ng mga produktong agrikultura. Kaserbiso mo sa Maynila, Trisha Lindo para sa Teleradyo Serbiso at Radyo sa East 30. Paano yun, Trisha? Itatapon na ba o ipamimigay pa yan? Pwede pa ba yan? Jonathan, dun sa sinabing dun sa binigay na pahayag ng Bureau of Customs, sisirain na daw nila yung mga oranges kasi base din sa mga litratong nakita natin ay halos sira na yung mga nandoon sa Manila Port. Nabubulok na. Yes, Jonathan. Dami pa naman. Sayang yung vitamin C. Trisha Lindo, maraming salamat. Magandang gabi. Kaserbisyo Live Report. Niisip ko pa din yung orange. Iniisip ko pa din yung orange. Sayang! Ay nako, pero pag ganyan po, walang mga maayos na dokumento, nako, bakit nakakalusot pa yung mga ganyang smuggled ah? Pero at least nasabat. Oy, yung mga kaserbisyo po natin ha, huwag po ninyong kalimutan, ipadala po ninyo yung kanyang opinion kaugnay po ng ating question of the night. Kung kayo po ba'y naniniwala na nasa loob pa rin ng KOJC compound si Pastor Apollo Kibuloy, ipadala po ninyo yan ha, sa amin dito sa Johnson, ikwento mo sa pamamagitan po ng At Teleradyo Serbisyo YouTube channel o kaya po sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin po natin yan bago po matapos ang ating programa. Sa atin po mga kaserbisyo na nakatutok po sa cable, sa teleradyo, magandang gabi po sa inyo. At syempre sa mga nakatutok po sa radyo sa East 30, 630 kHz po yan, AM band ng inyong mga transistor radio, magandang umaga po sa inyo. Ingat po ha, yung atin pong mga kaserbisyo na bumibiyahe ngayon, baka po, ano ba, umuulan pa ba? Medyo hindi na umuulan pero ingat pa rin. At syempre, magandang gabi sa atin pong mga kaserbisyo na nandyan po sa Davao City. Ingat po kayo at sana'y nasa ligtas po kayong lugar kasi patuloy po ang kumbagay tension pa rin dyan sa may KOJC compound dahil nga po sa ipinatutupad ng Philippine National Police na arrest warrant kay televangelist Pastor Apollo Kibuloy. Yung pinakahuli, di ba nakausap natin dito din sa programa si Police Colonel Gene Fajardo at kinumpirma nga din niya talaga na meron talagang tunnel, may tunnel na mula sa KOJC compound ay nakakonekta doon sa hangar. Yung hangar po ay, ano po yan, hindi po hangar ha, hindi yung sinasampay ng damit. Yung hangar po ay nandoon po naka garahe yung sasakyang panghimpapawid na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy. Eh, saan po yan? Eh, di mas malapit po yan sa Davao International Airport. Kinumpirma po yan ng Philippine National Police. Sabi po yan ni Colonel Gene Fajardo.
Nakausap din natin yan na si Colonel Jean noong isang araw at kinumpirma nga niya yan. Ang sabi pa nga niya ay it's a open secret, di ba? Mamaya kukumustahin natin kasi ang sabi po ng PNP ay nagdagdag pa sila ng mga tao para po parang augmentation, no? Reliever noong iba pang mga nauna ng mga pulis na nandoon sa lugar ay nakalampas na. Oras na natin ay 8:38 po ng gabi. Yun nga po, no, ang sabi ng PNP ay nag-deploy po sila ng karagdagang mga pulis para po sa paghahanap, paghalughog kay Pastor Kiboloy sa loob ng KOJC compound. Kung nagtataka po kayo kung bakit natatagalan, nasa 30 hectares, 30 hektarya yung lawak po ng property ng KOJC, yung compound mismo. Kaya mamaya po, abangan po ninyo at tayo po'y naghahanap ng makakausap sa kampo naman po ng KOJC leader na si Pastor Apollo Kiboloy. Ay, ang dami na agad ninyong mga comments, In fairness, basahin natin to. Sabi ni Mario Festine, good evening, Punong Maestrado Jonathan. Baka nakalipat na si Pastor kasi maraming pwedeng daanan at puntahan sa malaking compound. Sabi naman ni Elsie Balion Florentine, good evening Jonathan. Tingin ko kasi hindi manggagalaiti ang mga followers ni Kiboloy kung wala siya dun. Unless part lang ng mga kadramahan nila. Sabagay, kung wala naman doon yung hinahanap, bakit na pinaharangan? Yun naman ang kuro-kuro ni Elsie Balion Florentine. Sabi naman ni Dulce, good evening Kuyang Jonathan, mahirap pong manghula. Ang masasabi ko lang, sumuko na kamo si Pastor. Kung wala ka talagang kasalanan, bakit ka matatakot? Ipagtatanggol ka ng katotohanan, maawa ka sa mga taong naniniwala sa iyo. Oo nga, no? Kasi di ba, ilang araw na din yung kanilang mga KOJC members na andun. Si Lina Ho, sabi na, Johnson, ikwento mo, magandang evening po, PM Sir Jonathan Maestrado, and cute-cute Iñaki. Naniniwala po ako na nasa compound pa si Kiboloy. Sa kilos at galaw ng mga supporters niya ay hindi pa nakaalis si Kiboloy sa compound niya. Si Jesus Bautista, baka andun pa siya kasi andun pa rin mga followers niya to protect him. Si Julius Bangalando, pat attendance check Sir Jonathan. Sa opinion ko lang po, sa tingin ko wala na dyan si Pastor sa compound ng KOJC. Si Alice Gonga na galing ng Tarlac na kalabas ng bansa na dumaan dyan sa Mindanao. Si Kiboloy pa kaya na dyan lang sa Davao, malapit lang sa Malaysia. Naku, natakasan na naman tayo. Julius, malay mo naman, nandito pa. Si Thea C, for me Sir Jonathan, wala na siya sa KOJC. Remember, may sarili siyang plane, baka asa China na with BFFs. Si Thea C yun, Si Kabotchka, sabi niya, tago-tagoan is the name of the game. Akala nandyan, akala nandoon, then malalaman wala na pala at nakalusot. History repeats itself, kaya posibleng mag-alis go strategy. Talaga kayo na may possibly may tumutulong or tumulong pa rin. Hanggat may bulag, pipi at bingi sa mga maling gawa ng leader, it will never be solved. Maging proactive at maging totoo and be more vigilant sa pagbabantay. Happy Thursday! Si Rochelle Zulueta, good evening po. Wala yun dyan sa ilalim? Malamang po nasa itaas na yun. Di ba siya, pabalik-balik na siya dun? Si Rhea Reyes, good evening Sir Jonathan. Yes po, naniniwala ako na andun lang sa loob ng KOJC compound si Pastor Kiboloy. Ika nga, kung walang sunog, walang usok, walang apoy, ikaw talaga Rhea. Happy Thursday evening po. Sabi ni Christian Cruz, Jonathan, ikwento mo, good evening kapamilya. Bakit Jonathan, ikwento mo? Johnson, ikwento mo, good evening kapamilya at kaserbisyo. Sa palagay ko, wala si Pastor sa KOJC compound dahil nasa bahay siya para magtago. Okay, nabasa ko na po yung inyong mga sagot at kuro-kuro sa question of the day. At sa atin pong pagbabalik, kunin naman natin yung panig po ng kampo ni Pastor Apollo Kiboloy. Ang kanyang legal counsel, si Attorney Israelito Torion, makakausap po natin
sa aming pagbabalik dito lang po sa programang Johnson, ikwento mo! Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo! Magbabalik po kami. Nagbabalik ang daddy. Johnson Manaba. Johnson, ikwento mo! Ang oras, 8:45 p.m. Si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Apollo Quiboloy, kasama na natin dito sa programang Johnson, ikwento mo. Magandang gabi po, Attorney Torion. Attorney, good evening po. Live via Zoom kasi si Attorney Israelito. Tandali lang, ayusin lang natin to. Kasi dapat malaman po natin, kasi nung isang na araw, nagbaba po ang Davao Regional Trial Court, Branch 15 kung hindi po ako nagkakamali, ng temporary protection order para po ang pinag-uutos po na tanggalin yung mga barikada, kung ano pa man yung mga bagay na nakakahadlang sa seguridad ng mga KOJC members, mga supporters po ni Pastor Apollo Quiboloy. Itatanong natin kay Attorney Torion kung ito ba'y nasusunod ba? O ano na ang update? Ha? Nasa Zoom si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Pastor Quiboloy. Magandang gabi po, Attorney Torion. Magandang gabi, magandang gabi. Nakakarating na ba ako dyan? Naririnig na ba ako, bossing? Malinaw na malinaw. Jonathan Maestrado po ito, Attorney Torion. Si Daddy Johnson Manabat ng programang Johnson, ikwento mo ay naandyan po kasi sa Davao City. Kaya ako po muna ang inyong kasama ngayon, Attorney. Okay, okay. Totoo po yan, may naipalabas na temporary protection order. In nasusunod essence, ba? Hindi nga po. As a matter of fact, medyo, except lang, no, in fairness to the police also, yung entrance portion, yung barrier doon, nandun pa rin sila, nakabarikada, may mga truncheon pa rin sila, pero pinapapasok na yung mga members. Pero ang nangyayari kasi, doon sa KOJC Cathedral, nakabarikada pa rin sila, walang makakapasok sa KOJC Cathedral, yung main worship center nila. At saka doon din sa JMC, doon sa may basement banda, nakabarikada din sila, hindi kami nakakapasok po. So, nung hapon, nung kinorek ko po yung during the press conference na sabi ako sa media na kasi may report na meron daw tunnel daw from the cathedral to hangar sa ilalim. Na-report po ito na hindi nakuha po yung aming side. Sinabihan ko yung media na kung po pwede, para malaman ko rin kasi hindi ko alam yan, tawagan natin si General Torre, hingi tayo ng permiso. No? Very ironic, ang kliyente ko ang may-ari, maghingi pa kami ng permiso. Napuntahan namin yung JMC basement for two purposes. One, to verify kung meron ba talagang tunnel kasi hindi ko rin talaga alam, gusto ko rin malaman. At saka to verify kung totoo bang nagja-jackhammer na sila kasi naririnig talaga namin dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Ganun eh, may mga equipment silang dinadala dun. May mga mining equipments pa sila na metal detector. Hindi ko maintindihan bakit metal detector na ang dala aside from the heartbeat. No? Nagma-mining operation na ba sila? Kaya ni-request ko yung media, tawagan natin si General Torre. Tinawagan ko nga, hindi naman sumasagot. Tinext ko, hindi naman sinasagot. Pinost ko po sa Facebook. Hanggang ngayon, hindi pa ako mabigyan ng, what you call this, ng clearance to go into the basement of JMC to verify kung meron ba talagang tunnel itong from the cathedral, JMC to the cathedral, cathedral to the hangar. Yung distance ng cathedral to the hangar, mga 150 meters yan, ang layo. Mm-hmm. So, puro, kung totoo yung report na yan, gusto ko nga kung sino sa PNP ang nag-report niyan, samahan niya ako para matuntun ko at para makita ko. Kung totoo yan, di okay, totoo. Pero kung hindi, sana aalis na sila. Apo, Attorney, ito bang sinasabi po ninyo na mayroon ng nagja-jackhammer, kung tinutukoy na nila yung bunker na sinasabing konektado po sa hangar,
Sa tingin niyo po, na-violate po nito, nilalabag po nito yung temporary protective order na inisyo po ng Davao RTC Branch 15? Certainly, na-violate kasi aside from the TPO, meron pang clarificatory TPO order ha, na sinabihan sila na yung minintain ng judge po yung TPO, tapos sinabi niya a TPO can coexist with a warrant of arrest. Mm-hmm. Pero kailangan yung warrant of arrest, yung service, no, should be necessary and reasonable. At saka any and all service ng warrant na hindi na in accordance with the usual service, kailangan ng judicial imprimatur. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang warrant of arrest kasi, pag makita mo yung tao, dadakpin mo. Tapos kung papasok siya ng isang establishmento, kita mo talaga, eh pwede kang pumasok dun sa establishmento na yon. But you have to comply with three requisites. Number one, nakita mo talaga or reasonably believe to be there talaga siya. Okay? Pangalawa, kailangan i-announce mo yung authority at saka purpose mo. Magpakilala ka, pulis. At saka, magpaalam ka doon sa may-ari. So yung ginagawa po, bago ka pumasok. Attorney, yung ginagawa po ngayon, kasi, attorney, yung ginagawa po ngayon ng mga pulis, yung reason to believe. So naniniwala sila na nandoon, kaya ine-execute pa rin nila kung ano yung sinasabi ng warrant of arrest existing with the existing temporary protection order. Ang problema lang kasi niyan, yung reason to believe nila is pursuant to a heartbeat. Eh yung heartbeat na ito, una nilang na-discover doon sa main administration building namin, no? Eh sinabi na sigurado sila nandun nung binuksan, wala. Next naman doon sa JMC basement, nung binuksan, tubo pala. Pangalawa, doon pa rin sa JMC basement, nung binuksan, wala. Daga lang pala. Eh de, pumunta na naman sila ngayon doon sa KOJC Cathedral. Eh naggawa-gawa sila doon ng parang stethoscope ang tawag ko. Kasi parang ano daw ito, heartbeat detector. Eh may nakikita sila tapos wala na naman, may nakikita, wala. At one time yung aircon nga namin had to be moved kasi akala nila may naririnig sila na heartbeat. Pagkita doon, eh ano lang pala ng aircon, exhaust ng aircon. Opo. So, sa aming palagay po, ang probable cause requirement ay tao, hindi po heartbeat, no? Kaya nga, pursuant to the temporary protection order, kailangan sana ito, kung mag-insist talaga sa sila, na magkuha ng judicial imprimatur. Hindi lang diretso sila na mag-drilling-drilling dyan kasi pursuant to the law, kung mag-drilling-drilling ka dyan, kailangan yan that will threaten the structural integrity ng building. Kailangan Apo. Ng permit yan sa city engineer. Attorney. Tapos hindi pa ito pagmamayari na akusado, ibang tao po, ibang Apo. Entity. Attorney, pero ang sabi po ng DOJ, yung tagapagsalita si Attorney Mico Clavano, na hindi naman nababar o hindi na po nakakadlangan ng court order na ito yung operasyon ng pulis. Pero dahil nga magkaiba po kayo ng pananaw, ano na po ang plano ng kampo po ninyo? Of course, I cannot telegraph my moves, no? Certainly, we will do legal actions in order to assert the rights of our clients. Saan ka makakita na isang warrant of arrest ay ginawa ng rason para angkinin at gawaing bahay nila yung propriedad na hindi naman pagmamay-ari ng mga akusado. Ginawa na itong lisensya para mag-conduct po ng random search po doon, omnibus search, maski saan na lang, no? No? Which led, tatapon pa ng tear gas at twice na, no? Nung una talaga silang pumasok, may namatay na po, at saka apat na po ang na-heart attack, no? 16 yung nawalang malay on the first day, and then subsequent days, 59 na po yung listed na injured, no? And growing. And may dinakip na sila na 29 persons. So ang tingin namin, 6 na araw na. Siyaro naman hindi mo kung may probable cause ka talaga, edi alam mo kung saan talaga siya. Eh nagiging fishing expedition po ito. Hindi na po ito bawal sa ating batas. Hindi na po ito bawal ng ating, hindi na po ito pinapayagan ng ating batas. Alright, sige.
Kulang na ako sa oras, attorney, pero maraming salamat ha. At least ho, nakuha namin yung inyong panig. Pero sana po'y makumbinsi po ninyo si Pastor na lumabas na para po madaan sa legal na paraan yung pagtatanggol po ninyo sa kanya. Sir, yung ginagawa po niya ay legal po yun na paraan. Yung pag-demand po ng surrender, hindi po yan ibig sabihin na lisensya na yan na i-violate mo yung constitutional rights po ng ibang tao. Mm-hmm. Pursuant to Tulyao versus Miranda, an accused, if he really believes that he is innocent, no, can insist on his innocence by questioning the finding of probable cause po. At saka kung may warrant na sa kanya at information sa kanya, pwede rin niyang questionin, pwede siyang mag-file ng petition for certiorari sa Court of Appeals. Sige. Kung ang Court of Appeals po ay mag-agree sa kanya, edi wala nang kaso. Within his right, it might be an uncomfortable choice, pero nandyan po yan sa ating rule of law. Sana maintindihan mo rin. Copy. Malinaw po yan, Attorney Israeli Totorion. Good luck po sa inyo at ingat po kayo dyan. Nasa Davao pa po kayo. Maraming salamat po, Attorney Israeli Totorion, legal counsel po ni Pastor Apollo Quiboloy. Good evening po. Good evening. Good evening. Thank you. Marami pa sana tayong itatanong kay Attorney. Kaso 8:56 na po ng gabi. Ay kukumustahin po natin dahil doon po sa Multinational Village Homeowners Association Incorporated sa Paranaque ito, di ba? Ay naku, nag-aaway po sila kung sino ang mamamahala doon sa Multinational Village. Pero ang tanong, bakit dumarami ang Chinese nationals doon sa Multinational Village Homeowners Multinational Village? Eh habang sila yung nagtatalo-talo, eh, hindi nila maasikaso kung bakit mas dumarami yung mga foreign nationals, particularly mga Chinese daw po. Si Ginoong Julio Templo Nuevo, Multinational Village Homeowners Association Incorporated. Siya ba yung recent na presidente? Nasa linya ng telepono, Ginoong Templo Nuevo, magandang gabi po. Jonathan Maestrado po ito. Magandang gabi din po. Opo. So, paano po yan, Ginoong Templo Nuevo, dahil ibinasura po ng Court of Appeals ang petition for certiorari na inihain po ng grupo po ninyo para po pigilan ang the Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na magsagawa po ng tama po no, halalan para magkaroon po ng panibago na homeowners officers dyan sa multinational village? Yung sa certiorari po ng Court of Appeal, ano, sa technicality lang po nagkaroon ng reason ng dismissal. But any rate, ang since certiorari yun, ang kino-question namin, yung jurisdiction ng DSUD to mag-meditate doon sa intra-association conflict. Ang may authority po mag-meditate noon, ang may authority po noon is yung HSAC dapat. Mm-hmm. Hindi po DSUD. So, wala po kaming problema. Yung ginawa nila, nag-issue sila ng authority, in-appoint nila si Mr. Gakuta na magpagawa ng eleksyon, na mag-conduct ng eleksyon, which is contrary sa dalawang CA decision at isang HSAC decision na si Mr. Gakuta is permanently disqualified at yung holdover period niya ay tapos na kasi more than 2 years na. So opo. Ano po yung from the very start, yung as far as yung position namin, yung ginawa ng DSUD is illegal. Mm-hmm. So ang sa inyo ang sa inyo po, Ginoong Templo Nuevo, ay okay lang na magkaroon po ng panibagong halalan pero hindi natatakbo si Ginoong Gakutan, yung dating presidente po ng Multi-Village Homeowners Association noong taong 2019. Di ba po? Tama po. In fact, ang bago nila nilabas yung letter na yan, meron pong current decision ng HSAC na inuutusan ang DSUD na magpa-eleksyon pero sila magkakandak. Hindi mm-hmm. po si Mr. Takutan. Mm-hmm. Inaantay po namin yon. Kasi supposed to be ang regular election namin is last January 29. Oh, apo. Inaantay namin na bumaba sila, magpa-election sila. Kasi yung po ang utos ng korte, yung quasi-judicial body na HSAC.
Ngayon, to our surprise, bigla na lang kami naka-receive ng letter kay Attorney Doral na si, as far as the record is concerned, si Mr. Kakutan ang current press, ang holdover president. E paano po mangyayari? Yun, more than 2 years na nga na may decision ng ganon. On a separate case, or dalawang decision ng HAC na permanent disqualified na, na-affirm na rin ng CA na final na rin yon, executory, kasi wala naman silang ginawang appeal. In fact, yung isa, meron na kami certificate of finality. So, ang lumalabas po, Ginoong Templo Nuevo, ang kinikilala pa rin hanggang ngayon ay yung grupo po ni Ginoong Arnel Gakutan bilang namumuno na Multinational Village Homeowners Association. Hindi po ganun ang kami ang nakaupo, kayo kami po ang kinikilala ng korte. Opo, kayo po yung nakaupo, pero ang kinikilala po ng korte, yung grupo po ni Arnel Gakutan. Hindi po, kami po ang kinikilala kasi pabor sa amin yung decision ng dalawang CA, decision ng HAC, na kami, at meron pa pong isa, yung sinasabi lang 2019 board sila Gakutan, nagpa-election po sila using the inamend nila na 2018 bylaws. Apo. Eh kung Sir Julio Templo Nuevo, kung kayo po yung nakaupo ngayon na mga opisyal ng Homeowners Association ng Multinational Village, ano po yung ipinapangamba lang ninyo? Ang pinapangamba po namin kasi nagpo-force takeover siya using yung appointment ng DISOD na sila daw ang hold over as a board. Opo. E paano kung hold over po yung permanently disqualified na may finality na? Opo, kung sila po ay makaupo, ano po yung pangamba po ninyo? Kasi ang nababalitaan po namin ay parang lalo pong dumarami yung mga Chinese nationals na nakakakuha po ng bahay diyan sa lugar ninyo. Ang Chinese pong bumibili dito, yung mga under the name of the company. Yung mga panahon, yung pugo po talaga na nung araw, panahon po ni Mr. Gakutan yun, na ang pugo rito halos 8,000. Halos napaalis na ho namin yun. Mm-hmm. Yung mga may bumibili pong bahay under the name of a company, na local company po. Apo, so, yun, mo po, so, tayo, Sir Julio, yun yung pinag-aalala po ninyo na pag nakaupo po ulit yung si Ginoong Arnel Gakutan ay baka dumami na naman yung mga Chinese national dyan po sa Multinational Village. Tama po yan. At ang isa pang malaking tingin namin na ba't nagpupumili dyan, meron po ditong na nag-apply ng right of way sa amin na around 7 hectares yun on paper, but I think as far as I know, naging 9 hectares yun, na dito na sa amin pwedeng dumaan, na binigyan ng 2019 board ng parang right of way na i-develop. Pero wala pong, siyempre may right, dapat may revenue yung association. Apo. Eh wala pong nakitang binigay na remit na pera si Mr. Gakutan. Apo. So panghuli na, Apo. So panghuli na lang po, Ginoong Templo Nuevo, ano po ang plano ninyo para manatili po kayo bilang mga opisyal ng Multinational Village Homeowners Association? Alam mo, napakasimple lang po masolusyonan itong problema sana kung ginawa ng DISOD yung utos ng HAC. Magpa-election po sila, hindi po si Mr. Gakutan. Labang willing po kami maglumaban ng election. Mm-hmm. Napakasimple lang po nung solusyon, election. Opo. Alright, sige. Wala na po usapan dun. Under po ang magpapa-election DISOD, hindi po si Mr. Gakutan. Okay. Kasi nung nanakot po kami ng May 22, 2022, ang nagpa-election po, DISOD mismo. Opo. O sige. Dahil Ginoong Julio Templo Nuevo, maraming salamat po sa inyo. At bukas po mga kaserbisyo ha, ang panig naman po ni Ginoong Arnel Gakutan ang ating papakinggan. Ginoong Julio Templo Nuevo, maraming salamat po sa inyo. Alright, yan po si Ginoong Julio Templo Nuevo, ang current na Multinational Village Homeowners Association Incorporated na pinuno. Bukas, yung dati, si Arnel Gakutan, makakausap naman po natin para sa kanilang panig. Actually, nandito na po sana, kaso
Nako, overtime na ako. 5 minuto. Makalipas ang alas 9 ng gabi. Susunod na po ang Showbiz Sidelines. Kasama si Mama Jai Ho at si Papa Owl Paz. Maraming salamat po! Good evening! Ito po si Jonathan Maestrado, Punong Maestrado, para sa programang Johnson! Ikwento mo! Mga kwentong hatid ng nagbabalitang daddy. Johnson Manaba. Johnson, ikwento mo! Good night po! See you tomorrow! Ito po. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.